o gunung-gunung talaga yung isip mo. Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ako sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung isabot po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito na ang Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahit sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Justino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag kasi yung nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay isang linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Lilianos, 29 years old, taga Sariayan, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po isang linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ang ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saan parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun po, yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium. Ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong Yasmag Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman akong sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo.
sa unwind ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga Millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haraista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay Pangunahing Unit ng Pamahalang Lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adyon na po tayo. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs. Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa!
Ayun oh. Maganda hapon. Okay mga kaibigan, ako magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa programang Tropa sa ating Wednesday edition ng programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. At syempre po ngayong hapon, syempre ako pa rin ninyo magiging kasama, wala nang iba, ay syempre pagtsatsagaan nyo talaga. Rosel Lopez po. At kasama rin natin sa technical side, syempre ang aking sidekick. Okay, at ngayon mga kaibigan ay ika-30 na po ng buwan ng Marso taong 2022. Abay isang araw na lang, bukas 31 at kasunod ay Abril na. Diba, kailangan feel the heat. Ha? Summertime, kailangan mag-schedule na kayo kung saan kayo mag-swimming. Ha? Kung saan kayo mga resort pupunta o mga pool. Pwede kayong magpunta ng Norte, Region 3. Pwede rin magpunta ng parting Southern, dyan sa may Laguna, Cavite, Batangas, sa Region 4A. No? At marami po kayo dyan mapupuntahang mga beaches, no? Tsaka mga resorts. Eh, yan ay mura lang. Pero siguro ngayon, medyo magmamahal lang konti dahil siyempre, summertime. Siyempre, doon lang sila kumikita. Dahil kapag tumungtong na naman ang taglamig, siyempre, hindi na masyadong mabili ang mga resort, di ba? Kaya ngayon pa lang, magpa-schedule na kayo, magpa-booking na kayo kung saan kayo pupunta. Kung pupunta kayo ng Boracay, Poracay, nasa sa inyo kung saan kayo pupunta. Okay, naku mga kaibigan, at sa sobrang init, no, mamaya alamin pa rin natin sa pag-asa, kung di ako nagkakamali, yung ating mag-uulat, yung ating katropang si Grace Castañeda, no? Ng DOST Pag-asa Weather Specialist po. At syempre po, katulad ng mga pinutunghay natin sa inyo, ngayon ay mga proclamation rally, ibalikan natin, no? Ika nga, baliktanaw lang, no? Yung ginawang proclamation rally ng UNITIM. Syempre po, yan ay kampo po ni Senador Bongbong Marcos at Vice President Aspirant sa Inday Sara Duterte. Pero bago tayo magsimula, mga kaibigan, batiin muna natin yung ating mga tropa peeps, no? Na nakatutok po sa atin dito sa Millennial Online TV ngayon. Ayan, sina Bamboo Garcia po ng Tugatog Malabon. Magandang hapon. At ganyan din yung katropa nating Barangay Kagawad ng Barangay Pulo, dyan po sa Valenzuela, si Kagawad Ruben Almoy Telichauco. Yan po yung ating isang simpatikong kagawad ng Barangay Pulo dyan sa Valenzuela. At syempre yung aking kumare na malapit nang umalis, ilang araw na lamang daw, pupunta na raw ng Dubai, si Maring Chris Torres. May malulungkot niya si Paring Leo kay Mars. Pagka ikaw ay naalis na, syempre wala na yung kanyang mahal at lalayo, maging ibang bansa. Kaya malulungkot yun. No, Mars, tama ba ako, Mars? At ganyan din kay katropa, kay Ma'am Perihano. Magandang hapon, magandang po. Sabi niya, magandang po. At ito pa, no, yung ating mga viewers, no, si Shin Tabausares. Magandang hapon sa inyo, sir, at lahat ng watching from Taiwan. Uy! Meron pala tayong mga viewers from Taiwan. Abay, magandang hapon po sa inyo dyan sa Taiwan. Ma'am Shin Tabausares. At ganyan din kay Ma'am Agatha Sanchez, eh, magandang hapon, nice polo always, wow, para ba si Lito Atienza, Ma'am Agatha? Eh yan ang nakuha ko sa aking baul eh, kaya ito sinuot ko. Ayan po si Ma'am Agatha Sanchez po, siya po ang chairman at founder ng Solo Parents International, tama ba? Solo Parent International Philippines Incorporated. Tama ba yun? Oh, siya po ang president at chairman ng grupong Solo Parent International Philippines. Siyempre, salamat din ang mga miyembro po na solo parents. Maganda hapon! Okay, nako, ang oras natin napakabilis. Alas 4:42 na ng hapon, Philippine Standard Time.
Ayan, natawa tuloy si Ma'am Agatha. At nako, yung ating mga reporter, siguro mukhang busy-busy dahil hindi ho nakakapag-report, no? Si Nagasi Sarip at si Jim Pahayag. Baka meron pong mga inasigasong bagay-bagay. Siyempre, magandang hapon din sa ating katropa, yung ating anchor, no? Ng Agila sa Bagong Milenyo. Si Magas Gakusana. Ayan. Okay, ay mga taga-Taiwan, ha? Magandang hapon sa inyo dyan at always safe po. Kumusta na ba ho dyan sa Taiwan? Kumusta po ang ano dyan? Dyan ba may lockdown pa? Ayun, ito na ho, ibig sabihin ng kanilang grupo, The Solo Parent National Organization Philippines Incorporated. Ayun. O yun po, mga gusto pong magmiyembro dyan po sa Solo Parent National Organization Philippines Incorporated, ay pwede po kayong magpunta at hanapin nyo sa inyong Facebook, yung kanilang Facebook page, ha? The Solo Parent International Organization Philippines Incorporated. At pwede po kayong mag-member doon. Meron po doong application form na pipilapan nyo lang at isesend nyo sa kanila. Ayan po, yung mga gusto lang, siyempre, pagka solo parents, kahit paano, kung mamimembro ko dito at magkakaroon ng at magiging party list to, wala na akong problema yung mga ating single parent. Sigurado na silang merong makukuwang ayuda, suporta, buhat sa pamahalaan. Kaya yung hindi po nakakapag-miembro, pwede po kayo mag-miembro, hanapin nyo lang sa kanilang Facebook page, yung The Solo Parent National Organization Philippines Incorporated. Kamusta na ba yung iyong kaibigan, Ma'am Agatha? Yung tumatakbong Vice Mayor ng Montalban, Rizal. So, walang ano, Ma'am Agatha, kamusta na yung friendship mong tumatakbong Vice Mayor? Ano ba, llamado na ba? Siya na ba magiging Vice Mayor ng Montalban, Rizal? Sana pag naging Vice Mayor siya, huwag naman sana makalimutan ng grupo nyo. Ng grupo nyo na Solo Parent National Organization Philippines Incorporated. Okay na ko, mga kaibigan, minus 15 bago sumapit ang ikalima ng hapon, at magandang hapon din doon sa ating katropan at kakuya natin, kaagila si Kuya Val Leonardo na photojournalist po ng Pahayagang Remate at miyembro po ng Quezon City Police District Press Corps. Actually, hindi po miyembro lang, kundi siya po yung opisyalis, no? Kundi ako nagkakamali, ay Vice President po ng Quezon City Police District Press Corps. Kaya magandang hapon sa iyo, Kuyang Val Leonardo. Ito po ay mahusay po itong photojournalist, mga kaibigan. At sabi naman po sa atin ni Ma'am Sheila Tabosares, praise God, wala na po lockdown dito sa Taiwan. Medyo umuulan at the moment, lumalamig ang panahon. Aba, ibig sabihin dyan umuulan. Samantalang dito sa Pinas, abay, napakatindi po ng init. Hindi ako nagkakamali, ko yung asawa nung isang kausap ko rito nung nakaraang linggo, ano, nung Sabado, si pangalan ng asawa mo, ma'am, taga ano lang daw siya, saan ba to? Nakalimutan ko. Basta siguro ikaw yung binabanggit na asawa niya na nasa Taiwan. Nakalimutan ko, hindi ko masyado nakita ko yung ano niya, yung Facebook niya, hindi ko masyado kung ano yung pangalan. Well, anyway, mabuti naman at praise God, wala na raw lockdown po sa Taiwan, no? At ngayon daw, medyo umuulan lang at the moment, at lumalamig ang panahon. Ba, maganda yan. Magandang balita yan dahil dito po sa Pinas, naku, napakainit, grabe. Masyadong maalinsangang kahit po sa gabi. Eh, minsan din, hindi ko kinakaya ng aircon dahil sa sobrang tindi ng init. Eh, buti dyan sa Taiwan, umuulan at malamig. Eh sana, ganyan sana rito. Hindi naman malakas na ulan, kahit konti lang, importante malamig po. Eh, problema, wala. Talaga nga, wala tayong magagawa. Okay, sa mga kaibigan, buti pa alamin na natin sa DOST Pag-asa, lagay ng ating panahon para malaman natin na paano ba dapat natin gawin. Baka mamaya uulan o may ulan pa, no? At tungo talaga El Nino na. So mga kaibigan, tunghayin po natin ang report ng ating katropang, kundi ako nagkakamali, si Grace Castañeda, weather specialist po ng DOST Pag-asa. Panoorin po natin.
Magandang umaga, ngayon ay March 30, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kahapon po ng Martes, alas 5 ng hapon, yung low pressure area na minomonitor natin ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility at wala na po tayo nakikitang direct effect nito sa ating bansa, and also wala na rin po tayo minomonitor na iba pang sama ng panahon na maaari po makaapekto sa ating area of responsibility. Samantala, easterlies naman po o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko yung kasalukuyang pong umiiral dito po sa buong bahagi ng ating bansa. Dala pa rin po nito yung mainit at maalinsangan ng panahon at yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dito po sa buong bahagi ng Luzon, ay asahan po natin na sa kabuuan ay maaliwalas po yung panahon, maliban na lamang po yan sa mas mataas po na tsansa ng mga pag-ulan dyan po sa bahagi ng Kalayaan Islands, at asahan naman po natin na patuloy nga pong magiging mainit at maalinsangan yung panahon dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa po ng Luzon. Kaya ang atin pong paalala sa ating mga kababayan, hanggat maaari po stay indoors po tayo or limitahan lamang yung mga outdoor activities, at kung hindi naman po maiiwasan ay huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa init ng araw, and also kung meron po tayong mga continuous activities or magiging matagal po yung exposure natin under po sa direktang init ng araw, ay ugaliin po natin magsuot po ng preskong damit, uminom po ng tubig, and from time to time po ay magpahinga or sumilong po tayo upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot po ng init ng araw sa ating kalusugan. And also, sa dakong hapon naman po at gabi, ay meron pa rin po tayong mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang agot po ng temperatura sa Lawag ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay mula 16 to 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 23 to 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa, maging sa Legazpi City, ang maximum temperature ay maaari pong umabot hanggang 32 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, sa kabuuan po ay fair weather tayo or maaliwalas din po yung ating panahon, maliban na lamang din po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon at gabi. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisory o mga babala ukol nga po sa mga pag-ulan na ito. And also, pinapaalalahanan din po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po yan sa posibilidad ng mga severe thunderstorms. Ang agot po ng temperatura sa Iloilo at Cebu ay maaaring maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. At sa Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, sa kasalukuyan po wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan po natin maglalayag dyan po sa hilagang dagat baybayin ng Luzon, maging sa silangang dagat baybayin po ng Luzon at Visayas, kung saan magiging katamtaman hanggang maalon po yung lagay po ng mga karagatan dyan po sa nabanggit na lugar na iyan. At para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito po sa Metro Manila in the next 3 days, bukas po yan ng Huwebes, maging sa unang araw po ng Abril, and by weekend po sa Sabado, inaasahan po natin na patuloy nga po magiging mainit at maalinsangan po yung panahon, at meron pa rin po tayong mga tsansa ng pulupulong pag-ulan,
pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi. Ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman po ng Baguio City in the next 3 days, ay meron din po tayong mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 16 to 25 degrees Celsius. And also sa Legazpi City po, in the next 3 days, magiging maaliwalas po yung panahon, maliban na lamang din po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi. Ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Metro Cebu, ay asahan po natin na sa kabuuan po ay maaliwalas po yung panahon. May mga tsansa po ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na din po yan sa hapon at sa gabi. Ang agwat po ng temperatura dito sa Metro Cebu ay maaaring maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Metro Davao, bukas po ng Huwebes hanggang sa unang araw po ng Abril, inaasahan po natin na magiging maaliwalas pa rin po yung panahon, maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And by Saturday po, by weekend po sa Sabado, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat po na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po yan ng LPA or ng low pressure area na nakikita po natin sa ngayon na maaari pong lumapit dyan po sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya po pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, mag-ingat po at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. At magantabay din po tayo sa updates na ipapalabas po ng PAGASA. Ang agwat po ng temperatura dito sa Metro Davao ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:54 ng umaga at lulubog mamayang 6:08 ng hapon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Grace Castañeda. Ayun, maraming salamat sa iyo, Patropang Grace Castañeda. Tama ba, Grace Castañeda? Ang weather specialist po ng DOST PAGASA. Ayan, meron po mga mataan na ano, LPA, pero nakalabas na raw po pala ng bansa. Buti na lang, hindi pumasok. Ano? E pag pumasok yun, grabe na naman. Ang una na aabutin natin, nga lang, siyempre kapag kagaya, meron mga portion na binabaha, kawawa din naman. Okay mga kaibigan, agatid sa atin yan sa oras na 4 na minuto na lamang bago sumapit ang ikalima ng hapon. Yan po ang oras sa buong kapuluan. Yung pong mga walang orasan sa kanilang bahay, matumutok lang po kayo sa Millennial Online TV at ibibigay namin sa inyo ang tama at eksaktong oras sa ating bansa. Okay, at sabi po ni Ma'am Sheen Tabausares, yes, siya daw po yung asawa ni Michael Samson, no, nagpunta yata dyan sa studio nyo last Saturday. Oo nga ma'am, tama, ikaw nga yung sinasabi niya. At siguro ko ma'am, minsan kung ano mag-usap tayo about sa sabi niyang problema para ma-interview ko kayo kung okay sa inyo. Para malaman ko po nung dulo anong pinagsimulan ng problema na yon. At least marinig ko yung sa inyo at saka ko po kakausapin yung sinasabing school principal di umano na yung daw asawa ay nakikialam pa at matapang pa. Okay, at siguro mamaya mag-usap po tayo kaya mag-chat-chat po tayo para malaman natin. Okay, nako mga kaibigan, at siguro magpapakilala lang si Joshua Baltao at sa aming pagbabalik itutunghin namin sa inyo yung ginawa ng proclamation rally no ng national politician natin, no? Itong particular, itong kampo ng unit team ni BBM at Inday Sara Duterte. Mamaya po sa aming pagbabalik.
Pinaiting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako'y inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo matunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Kaagila Magas Gaposana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo mga katropa? Nood na! Nagbabasa ka pa ba ng tsaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, Wachang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe at i-share na mga katropa. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Okay, so yun mga kaibigan, nagbabalik tayo sa ating pa rin programang tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV. Ayun, sabi sa atin ng ating katropa, no, si Michael, no, tama ba? Oo, si Michael Samson, nakashare na daw sa iba't ibang group yung ating programa, no. Kaya magandang hapon sa inyo at sandali lang muli, magpapakilala muna si Joshua, no, meron lang tumatawag sa atin, sandali lamang po. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain?
Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung kinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po kay Nung Pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Superman of Lechon. Okay, so mga kaibigan, pasensya na, no? Medyo meron na tayong importanteng kinausap. At siguro mamaya kami ulit mag-uusap nitong si Ate Beng, no? Ito po ay anak po ni Mama Lita Barrera, dyan po sa may Lamcota, no? Sa dulo ng Lamcota, no? Nagka-problema po kung saan ay pilit pong pinababaklats daw po nung barangay captain doon yung pinakadulo nung hangganan nung Lamcota, no? At kasi nga raw meron daw hong titira doon pero siyempre po wala po yung may-ari nung bakod. Siyempre sabi po ni Ate Beng kung pwede hintayin daw po, no, yung pagdating nung mag-asawang Rodel Viola at si Ate Gare, pero wala pa rin. At sabi ni Kagawad Bulit ay hindi na raw po mahihintay, no? Pero alamin pa natin ang istorya.
Okay, so mga kaibigan, ako mga kaibigan, ay buti pa ngayon sa oras na alas 5:07. Itunghay na muna natin yung sinasabi nating ginawang proclamation rally nito pong si BBM at Inday Sara Duterte, itong unity team. No, tingnan natin, ano ba? Sino ba talaga? Alam nyo, kanya-kanyang pasik laban ng mga politiko, no? Ang mga tumatakbo ngayon, mapalokal man, mapanasyonal. So mga kaibigan, kayo na balang magusga. Nakarapat dapat ba talaga na si BBM na maging presidente ng bansa at ang bise naman ay si Inday Sara Duterte. Panorin po natin. Ayun na, nandito na mga kabayan. Ito na. Maraming para salamat sa inyong pag-inapat ng gasarin ni Tim. Kaya mabuhay po tayo lahat. So, ayun, ibabalik ko muna ang mikropono kay Governor Jambi. Kumana. Salamat sir. Mga kababayan! Umarating na ang ating mandato! Umarating na! Ito na sa atin naman! Ang Pilipinas ng Pilipinas, Inday Sara Duterte! lahat ng hiyawan. Yeah.
Punasan! Yan po ang world record ng Unity Team ni Bobo Marcos at ni Sara Duterte. Sabi nila, tulong po sila sa administration ng Marcos Duterte. Ang Unity po, pero tatlong pangunahing kailangan tutuhan ng gobyerno. Una po ay ang pagbabalik ng mga trabaho na nawala dahil sa COVID-19 pandemic. Ang sabi po ng mga doktor ay kailangan doon ng bakuna. May bakuna na tayong lahat. Sabi ng mga doktor, kailangan ng gamot ng COVID. May gamot ng COVID, molnupiravir. Kaya po, sinasabi natin, hindi dapat sinasara at binubuksan at sinasara at binubuksan ang trabaho, ang hanap buhay ng mga tao. Dapat po tuloy-tuloy ang pagbubukas ng ating ekonomiya, mga komunidad at ng ating bansa. Yan po ang sinasabi natin, sama-sama tayo, trabaho muli. Pangalawa po ay kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Yan po ang sandigan ng magagandang trabaho. Ang kalidad ng kanilang edukasyon. Pangalawa po ay kung ano yung gusto ng lahat sa buong mundo, mapayapang pamumuhay. Yung tayo ay nagtatrabaho, nagbuhay yung ating mga anak, pumapasok sa paaralan na hindi tayo nakatakot na mayroong gumawa ng masama sa kanila. Yan ang tatlong pangunahing kailangan tutukan ng gobyerno. Ang Unity po ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte ay meron po dalawang mensahe para sa inyong lahat. Unang-una po, pagkakaisa. Ang pag-iusa sa katawan, ang pagkakaisa ng taong bayan. Yan po ang nasa pangalan po namin yan. Sinasabi natin, kapag kami ang inyong pinili, ay dadalhin ang buong sambayanan ang wala pong kulay. Wala pong pink, walang yellow, walang red, walang green. Isa lang po ang kulay. Kulay ng mga hindi nag-aaway-aaway ng mga Pilipino na masipag at magiging. Tulad ng mga kapitenyo, magiging, masipag tayong lahat. Saan po natin gagalingin? Tutos sinabi natin, tuloy-tuloy na pagbukas ng ating bansa. Pangalawa po, ay ang mensahe na kapayapaan. Yan po ang sinasabi namin na kami ang nagko-commit na itutuloy ang mga reforma na nasimulan ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Yung build program po na napakahalaga, yan po ang pag-invest ng ating gobyerno sa mga infrastructure projects. Oriented, tubig, skyway, subway, tulay. Napakahalaga po yan sa peace and development ng ating mga communities. Pangalawa po ay ang programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan ang dalawang mensahe na inahampay na namin sa buong Pilipinas. Pagkakaisa at kapayapaan para sa ating bansa. Mahalin po natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Cavite! Yan po ang Unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
Ating magiging pangalawang pumulo, kumalabang hindi si Vice President Inday Sara Duterte at nalito na po si Senador Francis Delegino, Governor John V. Dumulya, Bachelor Kiko Pasada, sa lahat ng mga magandang umaga po. Una-una, pagdating ko dito sa Lalawiga ng Cavite, mayroon matatapos na ang eleksyon. Mayroon na itaan ng pangalit sa ngalan ng Jobo Marcos at ang bagong presidente sa ngalan ng Inday Sara Duterte. Mga kaibigan ko po ay matutuwa sa pagkat kami ng pag-iigil bilang kandidato para sa ito sa lalim ng pangalit ng Jobo Marcos at Inday Sara Duterte. Mga kasama, naging dalawang taon po ako na limpihan, pinamin ko sila ito. At doon sa naging dalawang taon na yan ay higit tumulang na aling naraan na pangalan ng batas ay aking kahit po ay nakatna at karamihan po doon sa aling naraan ng batas na yan ay malay sa batas na matulad ng batas na sa bahay kung saan higit tumulang na 3 milyon na sa bahay at sa pagbuya na pinilabas doon sa naturang batas. At kung napapansin po ninyo, halos lahat ng mga batas na atin at ay pinatingin na bangan ng masang Pilipino. So, patat na rin po, ang grupo, mula po ngayon.
niya bago pa siya nag-mayor ng Davao. Kaya hindi po namin ni Governor Jambi, tulungan po natin si Mayor Tay. Alam nyo,
pinag-invite sa kanya, hindi ako magiging senador ulit sa akin pagpabalik sa Senado. Ako ang panglalintan kong senador na sinuportahan niya. Kaya sana mga kababayan, hindi lang kapwa ako kapitenyo, ibigay natin ang suporta natin kay Inday Sanagunete. Maestro! Ako ang ating
magtiwala po na malinaw na ang pagkasina puto o siya si Harry Hope maaasahin na si Harry Hope pahalang bayan na si Harry Hope sa kilay na gawa si Harry Hope ang ating action mas pero presidyo di magsipin mahal ang Pilipino siya ang ipos sa kaling sa sinabi papalag pero pili na inaakwe si Harry Hope ang tabi sa tatika ang pesto na sa tamang kasiwang kanya sa pagulat sabay-sabay na ay kasama siya ang mga Harry Hope
Public Works, si Mark Villar. Sa pag-iikot ng unity ay pinag-usap
kasama po namin lagi ang aming nasigaling ng pagkakaisa. At pinapaliwanag po sa aming mga kabayan kung ano ang bakit ang nabinali ng pagkakaisa. At bakit kailangan natin para sa aming pagdalik sa mas magandang buhay. Ngunit, eh pagdali ko, hindi sa baka yung hindi namin ako ipaliwanan ng pagkakaisa. Pagkakaisa. Ang pangalanda ko ay pagkakaisa ay nakamit na ninyo. Nakakatabago ng puso dahil sa aming pag-iikot kami yulit, kami Minister Isara at ay napagpag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag po kami ganito namin kainit ang pagsalubong na binibigay sa amin dahil at aking sinasabi ito yung nagpapahaya hindi lamang ng suporta para sa akin para Minister Isara para sa ating mga senador kung hindi ang suporta sa kilusan ng pagkakaisa na ating simulaan sa kampanya nito. At ito po ay suporta hindi lamang para sa kandidatura ng ating mga kasama sa dating nahalalan kung hindi po suporta sa pagbabago, sa pag-unlad, sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino at pagpaganda ng Pilipinas. Kami ay nagpapasalamat lagi po sa kagaya ng Pilipino sa inyong napakainip pagtanggap sa aming mensahe ng pagkakaisa. Pilipino, nagmamahal talaga sa kapwa yan.
ng ibali, hindi lamang sa larangan ng politika. Humili sa ating pang-araw-araw na buhay upang maramdaman tuloy natin na gagasang pwersa lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng bait at pagdama ng Pilipino sa Dabwa at sabay-sabay humaharap sa krisis ng pandemya, sabay-sabay humaharap sa krisis ng ekonomiya. Kakilapit po natin ito dahil sa ating karanasan ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po tayo ay nakaraos sa lahat ng sakuna, tayo ay nakaraos sa lahat ng krisis, tayo nakaraos sa lahat ng hamon dahil ang mga Pilipino ay nagkaasap. At patuloy po natin itong pinusan ng ating simulan. Matalahin ngayon ang ating hangarin, ang ating pangarap para sa Pilipinas ay sa pagsasama, pagsasama sa ating bisig ng mga mamamayan Pilipino, sa pagkakit bisig ng lahat ng mamamayan Pilipino ay tayo hindi lamang makapalaos dito sa krisis na dinadaanan natin kung hindi tayo sisikat pa. At pag tumating na ang araw na yan, haharapin po natin ang buong mundo at magpamalaki uli tayo at sasabihin natin kung gano'n kami mga Pilipino. Kahit anong ipatuloy mo sa amin, kaya namin harapin, kaya namin, kaya namin pinagkaya ng mga kahirapan dahil kami ay nagkakaisa. Ay sinasabi sa akin, ano'y pinagmamalaki ninyo mga Pilipino? Ang katangian na laging natin pinagmamalaki sa buong mundo ay ang ating pagmamahal sa kapwa at ating mabuting kapwa-bayanihan. Yan po ang katangian ng kultura ng puso ng Pilipino. Ipagpatuloy po natin ang ating simulan at naganda po po. At tayo hindi makakalaos sa mga krisis at haharapin po natin ang buong mundo. At sasabihin natin, isisipuloy natin, ako ay Pilipino. Puso ng Pilipino. Ilabas po natin at gawin natin gabay sa ating pag-araw-araw na buwan. Alam naman natin ang gali, ang puso, ang kultura ng Pilipino na pag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap ang Pilipino ay tutulong. Pag nakita ang isang kapwa Pilipino na natapa, ibibigay ang kanyang kamay upang magdulot ang kahit ang Pilipino at tulong sa yan po ang ugali ng Pilipino. Yan po ang dapat natin isabuhay. Yan po ang aming pinaglalaban. Para dito sa ating kampanya ay makamtan natin ang pagkakaisa. Na makarating tayo sa araw ng masasabi uli natin na tayo dito sa Pilipinas na ipagkakaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Sabi natin ay napakaisa natin ang sambayan ng Pilipino at lahat ng Pilipino ay sabay-sabay na hinaharap ang mga kahirapan, ang mga hamon na binibigay sa atin, mga krisis na napapato dito sa Pilipinas. Kapag ipuapot namin yan at patuloy natin ang paglaban ang aming kalusad ng pagkakaisa, sama-sama po tayong babang muli. Maraming salamat po.
maraming salamat sa mga nanood, no, at nag-share. So mag-uumpisa na nga po ang karaban at pipwesto na tayo. Grabe. Mini rally pa naman po yun, mga kabayan. Sumalit, napakalitin ng suporta ng mga kababayan natin. Lalo na mamaya hapon sa Grand Rally po sa General Trias. Pa-share, pa-like and follow lang po ng live. Natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, mini rally pa lamang po ito, mga kabayan, dito sa Dasmariñas. No, mga kabayan, pero makita po natin na talagang mainit na yung suporta ng mga kababayan natin dito sa Dasmariñas, Cavite. Mga kabayan, dito po mag-uumpisa ngayon ang mini rally nga po o mini caravan nga po, mga kabayan. At as you can see po, etong kalsada na to ay puno na po ng mga sasakyan at syempre etong mga tao. Yan, dito talaga natin makikita, no, ang voluntaryo na pagsuporta at mainit, no, na pagtanggap ng mga taga-DASMA dito sa Uniteam. Maraming salamat sa mga nag-share, nag-like at nakaka-follow pa lamang po ng ating Facebook page. Ay po, shoutout po! Salamat po!
Ayan, oh, mga kabayan, eto na. Palabas na po. Ayan, nakikita na natin yung sasakyan, mga kabayan. No? At eto, palabas na po si BBM. At dito na nga po, mag-uumpisa etong caravan, no? Mini caravan po dito sa San Juan. Pinagkaguluhan na po si BBM. Grabe, kita nyo po yung dami ng tao, mga kabayan, no? Yan, talagang siksikan. Solid talaga, solid na solid at mainit yung suporta nila dito sa Unity. Eto na po, mga kabayan, magsisimula na nga po etong caravan po dito. Magbabalik po tayo, magpapalit tayo ng cellphone para i-charge natin tong isa, no, para mahaba-haba yung coverage natin. Ayan. Pilipinas! Philippine Arena! Handa na ba kayong lahat? Inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang ng nagsanipwersa ang pinakamalakas na agila at tigre, ang pinakaastig na agila ng Davao,
Mag-ingay tayo para sa ating susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she come. Ito na, Inday Sara, here she come. Di tayo papabayaan, bayan alaalagaan. Ito na, Inday Sara, here she come. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Maaari na po kayong maupo. Welcome po sa aking concert. 5 kanta po ang hinanda ko para sa inyong lahat. Magiging masaya ang gabi natin. Assalamualaikum, madayaw ug maayong gabi'i. Magandang gabi sa inyong lahat. Let me express my utmost gratitude to my mama and the entire family, to President Rodrigo Duterte. Thank you for showing us the way. Tuhugpong ng pagbabago, to lakas Muslim, Christian Muslim Democrats, to former President Gloria Macapagal Arroyo, to all the parallel groups, and to my backroom staff support, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. At sa inyong lahat, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo sa proclamation rally. Sa kabila ng mahigpit na health protocols, nagpunta kayo at nagpakita ng suporta sa Bongbong Marcos Sara Duterte Unity Team. Marami sa inyo ang bumiyahe galing Northern Luzon, galing Visayas, galing Mindanao. Marami ang kanina pa nandito ang umaga sa arena. Apo, BBM, and I are truly humbled for your strong support. Kasama namin ang Unity Team Senators na lahat ay may dalang lakas na tumulong sa ating bayan. Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Gibo Teodoro, Herbert Bautista, Jingoy Estrada, Loren Legarda, Harry Roque, Dante Marcoleta, Migs Zubiri, Gringo Hunasan, and Larry Gadon. Ito po ang Unity Team Senators. Pero meron din po akong mga kaibigan na tumatakbong senators na kahit politika man o wala, ay magiging kaibigan ko pa rin sila. Robin Padilla, Sal Panelo, Cheese Escudero, Guillermo Eleazar, Jojo Binay,
JV Ejercito and Joel Villanueva. The past 2 years have been very challenging for all of us. Dahil kung ano man ang problema na meron tayo noon, pinalala ito ng pandemya. Pero nandito pa rin tayo, buo, buhay, at patuloy na lumalaban sa hamon. At umaasa na may magandang kinabukasan na darating. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Dala ko ang experience sa pamumuno. Davao City is now the fourth most competitive city in the country. At wala kaming utang. Davao City is debt-free. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. And we brought down the decades-long guerrilla movement in Pakibatot District in 4 years. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Isa puso natin ang paglilingkod. Una sa Diyos, pangalawa sa bayan, pangatlo sa pamilya, that in all things it shall be for God, country, and family. First Lady. Samahalin natin ang Pilipinas Ride. Nakarating kami sa iba't ibang lugar at komunidad sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Nakita namin first hand ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan. Despite the overwhelming support of our government and the private sector. Pero walay mupildi sa Pilipino.
parang pagmomotor sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Lisod. Pero we can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. At mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo. Dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan, let us all be eagles. We shall fly, soar, fight, and win. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Dagan salamat. Sukran. Mabuhay ang ating susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte! Dumating na po tayo sa pinakahihintay na parte ng ating programa. Ang dahilan ng ating pagkakaisa. Pero bago ang lahat ng yan, maaari po ba muli? I-practice po natin ang tamang protocol ng IATF. Inaanyayahan po ang lahat na muli umupo sa kanilang mga assign na upuan. Maraming salamat po. Patuloy din po nating i-observe ang social distancing. Maraming salamat. Philippine Arena! Handa na ba kayo? Ang pinakahihintay nating lahat! Ang pangarap at hangad niya ay pagkakaisa. Kaya naman kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Ang pinakapinag-uusapan, ang nangunguna, ang pilit na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagpag. Ang pinakamainit na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas. Salubungin natin ang ating nag-iisang pambato, ang Tigre ng Norte, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa buong unit team. Ngunit bago po ang lahat, nais kong sabihin na ako po ay ang pinakamapalad na na presidential candidate dito sa halalang ito. Dahil ang aking naging partner, ang aking naging vice president ay ang pinakamagaling, pinakamahusay at bukod sa lahat, may matibay na panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Binabati ko po kayong lahat. Alam ko po na marami sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit kayo po ay naganap ng paraan upang magpanayam na at makasama ka namin kayo dito ngayong gabi sa aming proclamation rally. Noong una po ako nagpahayag ng aking balak na ako ay tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko, nung una ako nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng nangyari sa atin, lahat ng kahirapan na dumating, lahat ng sakuna na inabutan ng ating mahal na bansang Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo'y nagkaisa. Hinarap natin lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Hinarap natin lahat ng krisis na isang buong loob, isang Pilipinas na nagkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan. Alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansa, ay isang tao lamang. Hindi kaya ng isang tao na iangat ang Pilipinas. Kahit na ang buong pamahalaan, kung pamahalaan lang, ay hindi pa rin kayang nag-iisa, magbabago sa ating bansa. Kahit naman yung mga mayayaman na korporasyon, kung sila lang ang aasahan natin, hindi rin nila kayang nag-iisa. At ang mamamayang Pilipino ang siyang nangangailangan ng tulong ngayon. Ngunit, kapag pagka tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararatangan. Kaya naman po,
Kaya naman po, napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Mula nung una naming ipahayag ang aming balak, mula ng aming inihayag ni Inday Sara ang aming balak na tumakbo bilang presidente at vice-presidente, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas. At aming isinisigaw at aming ibinabalita sa ating mga kababayan ang mensahe ng pagkakaisa. Ang mensahe ng pagkakaisa na tinatanggap ng mainit ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro kataka-taka ito dahil nasa puso, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hanap lang natin ay magkaroon ng disenteng buhay para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. At sa pag-iikot natin ay nakita natin na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po magugulat ang mga nakikita at naririnig natin. Dahil po, kailangan na natin ibalik ang ating ugaling na pagmamahal, ang ating ugali na makabayanihan. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi dapat na rin natin isabuhay ang ating pagmamahal at pagkakaisa sa ating lipunan. Yan po ang pangangailangan ngayon. Yan po ang hamon sa ating bawat isa para sa dinangyari, para sa ditong panahon ng krisis. Sa aming pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa ay dahang-dahang naririnig natin mula sa taong bayan ang sagot sa mensahe natin. Nagsimula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo pa marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino.
Kaya't ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino, pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulaan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Dahil nasa ugali natin, ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng kaunting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya't ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayong nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagkakasunduin na, mapapagsunduan natin na tayo mahal natin ang Pilipino. Mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimulan. Ipagpatuloy po natin ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa atin na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa atin na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. At kapag nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa, makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho,
na may pera ulit sa kanilang bulsa na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas. Pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po. At mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas loob kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas loob kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas loob na First Lady Lisa Marcos, ang mga anak Simon, Vince, and Sandro. Huwag po natin kalilimutan sa darating na Mayo, Unity Sa!
Okay, so yun mga kaibigan, no, napanood natin yung ginawang Grand Proclamation Rally ng Unit Team, no, siyempre BBM at Inday Sara Duterte. At yun, nakita natin at kayo ba, ano ba masasabi nyo? May nanalo na ba? BBM na ba? Pero kasi makikita nyo yung mga pinupuntahang mga motorcade, mga rally ni BBM at Sara, eh talaga namang may nagsabi nga na may nanalo na, di ba? Yun ang sinasabi. Pero ika nga, hindi pa naman tapos ang eleksyon at Mayo pa. No? Mayo pa magkakaalaman, dyan po malalaman ang desisyon ng sambayan ng Pilipino. Sana, well, hindi sana maulit yung mga nangyari katulad ng mga nakaraang eleksyon, no, katulad nga nung kay BBM at kay Lenny Robredo sa kanilang pagka-vice presidente na until now ay kaso pa rin, no, sa korte at sa COMELEC. Korte na, korte bale. Eh wala, until now, sabi ko aabuti niya sigurado. Yun ang problema sa ating justice system eh. Isipin mo, ilang taon mag-e-election na naman, hindi pa nare-resolve, hindi ba? Yung mga kasong ganyang kaso. Ganyang kabagal ang justice system sa bansa. Hindi dapat, halimbawa, naging ka nag-file ng kaso, okay, nagpadala ng summons o subpoena doon sa kalaban, pasasagutin, at pag sinagot, dapat doon ang didesisyon na kagad ng korte. Dahil meron ng demanda, inireklamo ka na kung ano, di ba? Yung election protest, nakasite doon kung bakit. Until now, hindi pa rin tapos. Ganong kabagal ang hustisya dito sa ating bansa. Kaya nga ang nangyayari sa ating bansa tuloy, kapag may mga ganyang kaso, lalo na pag criminal case, wala nang demandahan. Ang nangyayari ngayon, gantihan na lang. Paano nga sa bagal ng hustisya? Hihintayin pa ba ng mga naagrabyado, ng biktima na mabigyan ng katarungan? Hindi na, gaganti na lang. Wala pa raw gastos. Yung ganun ang nangyayari. Anyway, with that mga kaibigan, at pasamantala magpapaala muna tayo at bukas siguro yung iba pang mga proclamation rally ng iba't ibang munisipalidad at lungsod ang ating itutunghay, no, para mapanood natin, makita nyo kung ano pa ba ang mga kulang, no, ng bawat munisipalidad, no, sa kanilang mga ginagawang panunungkulan. Okay, at maraming salamat muna po kay Bambo Garcia na ngayon ay nanonood pa rin, no? At siyempre kay Barangay Kagawa Ruben Almoy Tilichauco ng Barangay Pulo diyan sa Valenzuela, si Marin Cris Torres ng Malolos Bulacan, at ganyan din si Boss Val Leonardo, no, na ating kaagila at photojournalist po at opisyales ng Quezon City Police District Press Corps. At si Ma'am Pe Rehano, maraming salamat din. Si Ma'am Shin Tabausares, no, na nasa Taiwan po ngayon, maraming salamat, na asawa po ni Michael Samson. Ayan. At ganyan din kay Ma'am Agatha Sanchez, no, ng grupong The Solo Parent International, tama ba? Hindi, The Solo Parent National Organization Philippines Incorporated. Ayan. Maraming salamat kay Ma'am Agatha. At ganyan din kay Bobby Aquino ng Barangay Palasan dyan po sa Valenzuela, at si Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan dyan po sa Malabon, no, maraming salamat Luningning. At sa akin tita na maganda po dyan po sa Mabalacat, Pampanga, kung Kenny, no, kung Kenny, kung Keka, ha? Si Tita Meldy Santiago Angeles. Ayan. At ganyan din at yung ating mga katropang LMT, no, sina Kuyang Romella Martinez ng Lusod ng Maynila, at ganyan din si Sister Signer Kudal Asuncion ng Lawag City dyan sa Ilocos Norte. Maraming salamat. Ha? At si, yun, si Michael Samson. Sino ba ito? XT Samson. Siya ba si Michael? At si Boss Sunny Dadad Pineda, no, ng Barangay Atugatog dyan sa Malabon. Ano, no, din? At si Paring Art Gubatan. Paring Art, ha? Paalala mo kay Cap sa Sabado. Ha? At si, yun, si Mike
Shine Samson. Tama ba? Thompson. Ayan, nanonood din sa atin. Maraming salamat sa iyo. Iba-iba kasi pangalan eh. Mga sulat ng pangalan. Hindi ko maintindihan. Ayan. At si Kuyang Daga Rodrigo ng Lalawigan ng Rizal. Ayan. Sino ba ba? Mm-hmm. Lana? Lana tayo nakakalimutan, ano? Ah, Lana. Ayun, yung aking palang pinsan na nanonood, no? Si Police Lieutenant Ricky Lopez ng PCP3 ng Antipolo City PNP. Ayun, maraming salamat sa iyo, insan, ha? Ayun, wala na tayo nakalimutan. Kompletos ricados na po, no? Okay mga kaibigan, sa oras na alas 6:50 po ng gabi Philippine Standard Time ay pasamantala magpapaalam muna yung lingkod at muli tayo magbabalik para sa ating Thursday edition ng programang Tropa bukas. Muli po, maraming maraming salamat. Ako po yung naging kasama, kakwentuhan, kajaming, kakosa, ka-TFC, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Mga Milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Ikaw ba'y stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ako sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Mga Millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on!
kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako ay inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo matunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Kaagila Magas Gaposana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo mga katropa? Nood na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung pinatapos ang ating pagpupulo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Riders, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Be naiting, be nalakas.
ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang makiling, Diyos ang sinahanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, tuyan ka ng makiling, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pangraw, ay hinatak tulakaw, isa pagkayang minamahal. Pagkawag mo'y tagumpay na nagtinitin, ang pituwin at araw niya kailan ang hindi matitinin. Luman ang araw ng buwan, aking pagsinta, buhay langit sa pinit mo. Ang ligaya ng pagkay mga amin, ang pamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.